sa ating sundila ngayon, manunubos Kristo po. Magsayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan kasama ng ating mga intentions. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal mo kami, O Panginoon, kawal mo kami, O Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buhat sa langit para masagip ang daigdig ay lagi nawang sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gano'ng kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.
nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginoon iialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Iyaong lahat sa daigdig, magsipagbunyeng may galak, Panginoon papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaon tugtog. Ang Panginoon purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunye nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko na ang Espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatututuhanan kong siya nga ang anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Mayroon po akong narinig na isang paring nagkwento patungkol po sa isang bata na babae. Ang pangalan niya po ay Maricar. Siya po ay ipinanganak na walang kaliwang tainga. May butas pero hindi tumubo yung hitsura ng tainga.
sa bandang kaliwa. At ito ang naging dahilan kung bakit ang batang si Maricar ay malungkot ang kanyang buhay dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kalaro dahil as in wala talagang tainga na tumubo sa bandang kaliwa. Hanggang sa nag-usap ang mag-asawa, ang magulang ni Maricar, kanilang pinag-usapan ay pumunta sila sa doktor at kinausap nila ang doktor dahil parating na ang 18th birthday ni Maricar, magdidibo. At sabi ng doktor ay madali lang yan, basta't mayroon lang donor ng tainga, magkakaroon ng air transplant. At doon sa araw ng birthday ni Maricar, ay handang-handa na ang lahat. Gusto niyang magpasalamat sa kanyang mga magulang. Pinasok niya ang kwarto ng kanyang mga magulang at nadatnan niya ang kanyang nanay, nagsusuklay, at niyakap niya ang kanyang nanay. Aksidenteng nahawi niya ang buhok ng kanyang nanay at nakita niyang wala na itong tainga sa bandang kaliwa. At ang sabi ng ni Maricar, umiiyak, simula nung ako'y magkaisip, wala akong hiningi sa inyo, ni hindi ko hiningi na ibigay mo sa akin ang tainga. Bakit naman ginawa mo yun sa akin, mama? Sabi ng kanyang mama ay, ayokong nalulungkot ka, ayokong umiiyak ka. Walang nawala sa akin, anak. Pag ikaw ay nagmamahal, walang nawawala sa iyo, anuman ang iyong ibigay sa iyong minamahal. Dahil mahal mo ang iyong binigyan. Mas lalong umiyak si Maricar. At ito'y niyakap ng kanyang nanay at ipinaramdam ang tunay na pagmamahal na kanyang ibinigay sa kanyang anak na magdiriwang ng kanyang dibo. Ano? At kung titingnan natin, ito po ang ginawa ni Kristo, ito ang ginawa ni Jesus. Dahil mahal niya ang sangkatauhan, inialay niya ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa mga salita na nabanggit ni Juan sa ating ebanghelyo, nung sabihin niyang, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, hindi lamang po ito basta taguri na ipinapakilala ni Juan, kung hindi ito ang misyon na gagampanan ni Jesus, ang kanyang pagiging kordero. Ano ho? Dahil kung babalikan po natin ang lumang tipan, ang mga paring Levita, paring Levitico, na kung saan sila ang nag-aalay sa templo ng kordero. Ito'y kahalili lamang, ito'y kapalit lamang, substitute offering. At alam natin na noong nag-alay na ng ating Panginoon ng kanyang buhay, hindi na po naulit ang pag-aalay ng mga paring Levitico. Dahil minsanan na inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ito ang ginagawa po natin sa Eucharistia. Ano ho? Kaya sa bawat misa, hindi po ito pahihindian ng Ama dahil hindi po pari ang nag-aalay. Ang ating iniaalay po dito, mismo ang ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay, isinasangayon lamang po natin ang ginawa ng ating Panginoon noong Biyernes Santo. Kaya, mapagpagaling, mapagpalaya ang Eucharistia na ating ipinagdiriwang araw-araw, ilang beses na ating ipinagdiriwang. Kung natatandaan niyo po,
ang aklat ng Exodus noong palalayain na po ni Yahweh ang kanyang bayang Israel. Isa sa mga plague po doon na ibinigay ni Yahweh para lamang payagan na palayain ang kanyang bayan, di ba'y pinatay ang mga panganay ng mga Ehipsyo. At ito'y inuna ang panganay ng paraon. At anong instruction po dito sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, sa mga Israelita? Katayin nyo ang kordero at ang dugo, ipahid nyo sa mga pintuan ng inyong mga bahay na tinitirhan. Pag dumaan ang kamatayan na nakita na may dugo sa inyong pintuan, lalampasan lang ng kamatayan at hindi maaano ang inyong mga panganay. Ito yung tinatawag na substitute offering lamang at that time. Kordero. Ano ho? Sabi ko nga, kaya nga noong mag-alay ang ating Panginoon ng minsanan ng kanyang buhay, hindi na po ito uulitin. Inuulit na lamang po natin ngayon sa Eucharistia na si Jesus ang ating iniaalay sa Ama. Kaya nga po, ang kaligtasan na hatid ng ating Panginoon ay effective at ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Walang makagagawa na kahit sinong taong banal sa ginawa ng ating Panginoon. Dahil ang pinagkasalanan ng tao ay Diyos, dakila, makapangyarihan. Ang Diyos lamang na nagkatawang tao ang makapagliligtas at makagagawa nito para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. At ito ang ginawa ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo'y mangungumunyon, bago po mangumunyon, ito ang sinasabi ng pari, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Exactly mga salita na sinabi ni Juan sa ating ebanghelyo ngayon. At sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, napapawalan ng sala ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ang sinumang tumanggap sa Kanya na mayroong busilak na puso sa Kanyang katauhan. Ano ho? Sabi nga po ni Simeon, noong kalungin niya ang batang si Jesus, ano po ang sabi niya bilang babala? Ito'y magiging katitisuran ng mga Israelita, subalit kaligtasan para sa mga Hintil. Dahil sino man ang Israelita na hindi tumanggap sa ating Panginoon, kapahamakan ang naghihintay sa Kanya. Subalit kaligtasan para sa mga tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Hudyo ka man or Israelita o Hintil ka man. Kaya nakabase sa ating Panginoon ang kaligtasan ng sangkatauhan. Si Jesus ang natatanging kaligtasan ng sangkatauhan sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Ito ang tinutukoy ni Juan nang sabihin niya, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kagaya ito ng sinasabi ng nanay ni Maricar, walang nawawala sa isang taong nagbibigay kung ang binibigyan ay ang kanyang minamahal. Ito ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, inialay ang kanyang buhay dahil mahal niya ang sangkatauhan at ipinagkaloob ang kaligtasan dahil sa kanyang pagmamahal. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng birhen,
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa tigapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan ay aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang. Ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosanna, hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
aming ipinaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas, na buhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas, magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sumayin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanit sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpagailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kudero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magalang nila. Noon sa bayan ng Bethlehem, sang gabing kadilim, sa langit sumilang ang isang bituin. Liwanag nito'y kainingin, nagbigay ng tanglaw sa banal nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning, higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit at mapapansin.
iyong inihayag. Puri ng Diyos, puri ng Diyos, sa pagdating ni Kristong Jesus. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Joyful, O nations rise, joy the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at baspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas,
Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana para po sa mga ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyang foreigners. Doon po kayo magsusulat sa ating International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-anim ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay nanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayin na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga taong nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala.
para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso at hayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. No.